Bakit? Anim lang kayo. May supper kami later eh. Ah, supper. May supper kami later. Ah, sige ah. Una na kami ah. Sige. See you later. Bye-bye. Supper. Yun mga kapatid, ang tinatawag na halik ni Judas. At syempre, kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo na ang sunod na nangyari mga kapatid. Si Kristo pinahirapan at pinako. Pero mga tol, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hitik na hitik sa mga Judas. Kaya sa gabing ito, meron tayong countdown, history style, kung sino ang pinaka-Judas sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara, supper din ako. Hoy, tanyo ako! Nangyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. May kakilala ba kayong taong pangalan ay Judas sa totoong buhay? Siyempre, wala. Sa mga Pinoy kasi, siyempre, pag bininyagang ang Judas, parang ikaw na ang pinakawalang hiyang nilalang sa daigdig. Maging katukayan mo ba naman ang taong nagtaksil lang naman kay Jesus? So, siya ang tao nagpakanulo kay Kristo sa pamamagitan ng pagbibenta sa kanya sa halagang 30 piraso ng pilak. Kaya sa mga Kristiyano, Judas equals traitor. Kung tutuusin, ilang beses naman daw nabanggit sa Biblia na alam ni Jesus na siya ay pagtataksila ni Judas. No? Ibig sabihin, si Judas ay bahagi lamang ng tinatawag na isang divine plan na nakatakda talaga siyang gawin itong pangtatraidor na ito. Bagamat bahagi siya ng plano ni Jesus Kristo, pwede niyang hindi sundin yun, pero mas pinili niya na gawin. Unang sinabi ni Jesus, it would have been better for that man not to have been born. Ang ikalawang sinabi ni Jesus, woe is the womb that gave birth to that man. Tadhana man o malayang pa siya, ang malinaw, nagtaksil siya. E ang lima sa mga pinakamalupit na mga Judas ng ating kasaysayan. Tadhana rin nga ba o by choice ang pagiging traidor? Simulan na nat ang roll call. Ang supper naman kasi yan. Layo-layo naman. Saan ba yan? Kaya nga supper eh. Sana nag-Jollibee na lang tayo eh. Kung nag-Jollibee tayo, saan nakakain na tayo. Arte-arte nyo kasi eh. Ay nako mga tol. Saka breads. Nako, kung si Judas ay naging instrumento para mapako si Kristo, etong ikalima natin, mga kapatid, ah. Siya raw, di umano, ang boses na nag-udyok kay Aguinaldo na ipapatay si Bonifacio. Sino to? Pwede na ulit, sir. Sumusobra ka na. Dati siyang isang masugid na tauhan ni Andres Bonifacio. Tapos nung sila ay nahalatanan ni Aguinaldo, kinumpronta sila ni Aguinaldo, bigla silang humingi ng patawad at sabi ay nagkamali sila at ngayon kakamping ngayon sila kay Aguinaldo. At nung litisin nga si Andres Bonifacio noong 1897 sa Cavite dahil sa akusasyon ng treason o pagtataksil sa bayan, pinatawan ang Supremo ng parusang kamatayan. Pero ang El Presidente na si Emilio Aguinaldo, binaba ng hatol at i-exile na lang daw itong sigat Andres. Yun nga lang, may nanulsol kay Aguinaldo, si Pio del Pilar. Sulat ni Emilio Aguinaldo kay Jose P. Santos na doon pinapangalanan niya si General na Mariano Noriel at General Pio del Pilar, ang dalawang tao na nagsulsol sa kanya na bawiin ang utos na ipatapon na lamang. Katwira ni General Pio, yun ay kung gusto pa raw mabuhay ni Aguinaldo at mas mapatatag pa ang revolusyon. Ang ending, pinapatay sa Cavite ang magkapatid na Andres at Procopio. Mga traidor! Mga taksil! May orte kayo mga taksil! Pinapalad kayo ng Diyos! 27, 28... Kulang to ah. Huy! Ano yan? Wala, tansyan lang to. Tansyan? Tansyan lang to. Silver yan ano? Hindi. Pilak yan tol eh. Hindi, tansyan lang to. Silver eh, tunog pa lang eh. Nako, yan ang sinasabi ko. Mga tol, kung si Judas ay nagawang ipagkanulo ang Panginoon sa halagang 30 piraso ng pilak,
Nako, etong susunod sa listahan natin, e pera din ang pinag-ugatan ng pagtataksil. Selos sa sweldo, mga kapatid. Talaga namang money is the root of all Judas. Judas, wala naman eh. I can buy you, your friends, and this truck, and your whole family sa pilak na ito. Tsaka na! Isra, mahilig ka talaga sa bato. Ay, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilista ng mga Judas sa kasaysayan. Nasa ika-apat na pwesto ang taong nagbunyag ng nooy lihim na kilusang katipunan. Si Teodoro Patiño. Si Patiño at meron pa siyang isang kasama sa katipunan, no? Si Apolonio de la Cruz, nagkaroon ng away. Ang ugat ng away, promoted si Apolonio at may increase sa sweldo na 2 piso. Si Teodoro, nga. At gaya ng kahit sinong brusko at matapang na lalaki, nagsumbong si Teodoro sa kanyang ate. Inausap niya yung kanyang kapatid na babae, si Honoria, at sinabi na siya ay bahagi ng isang kilusan na naglalayong palayasin, no, paalisin ng mga Kastila sa Pilipinas. Hanggang sa magsangasanga na ang eksena, nagsumbong si Honoria sa Mother Superior niyang si Sor Teresa na ipinayong mangumpisal ang kanyang kapatid kay Padre Mariano Hill. E mala honesto si Teodoro. Ayun, nag-open up kay Father. So dahil dito, August 19, 1896, nalaman at nabunyag no, ang lihim ng katipunan. Gutom na ako eh. Ayun, bread sin mo yung napinag-ayabang mo. Tol, gabi eh. Tsaka tanghali tapat pa oh. Uy, matandang hukluban oh. Gandang araw po. Magdalena yan, tol. Huwag kayong ganun. Magdalena? Oo, Magdalena to. Akala ko ba, bata si Magdalena? Oo, okay. Oh. Ah. Oy, ah, mga tol. Ituloy natin ating listahan. Ikatlo po, na ako, pasintabi sa mga Kapampangan. Ha? Sino ba Kapampangan sa inyo? Ako, Kapampangan. Kapampangan ka? Sample nga. Asan po kayong Borac, yung lalim tete? Mami naman. Bastos yung mga naman bata yan. Nanonood sa atin. Oh. Hindi bastos yun. Ano na sinabi mo ulit? Asa po. Nasa po mo? Ang bola, sa ilalim ng tulay. Ah, yun ba ibig sabihin? No? Yun ang ibig sabihin doon. Ah, sige, salamat. Baka meron ka pang ano doon, lakad pa doon. Ayan mga tola, pasintabi po sa mga Kapampangan. Pero ang ikatlo po sa listahan ng ating mga traidor sa kasaysayan, ang mga makabebe. Pero kung tutuusin, ginamit lang daw silang tulay para mahuli si Emilio Aguinaldo. Dami mong daldal, malilate na tayo sa supper. Ang orihinal ng mga mamamayan ng makabebe sa Pampanga ay hindi naman talaga mga matutuho. Dahil notorious sa pagiging mga magagaling na sundalo ang mga makabebe, sila ang napisil ng Amerikanong General na si Frederick Funston para dakpin si Aguinaldo. Pero isa na marahil sa pangunahing kasangkapan sa pagkakahuli kay Aguinaldo ay ang mensahero ng kanyang hukbo na si Cecilio Segismundo. So yung liham ni Aguinaldo na dapat sana ibibigay kay General Urbano Lacuna at kay Baldomero Aguinaldo ay napunta sa kamay ng mga Amerikano sa pamamagitan ni Cecilio Segismundo. At na-decode nga nila no, kung ano yung nilalaman nito at nalaman nila kung nasaan si Emilio Aguinaldo. Ang laman ng liham, humihingi sa Aguinaldo kay General Lacuna ng resback na 80 sundalong Tagalog. Jackpot si General Funston. Pineke nila ang pirma ni Lacuna at sinagot si Aguinaldo. Magpapadala sila ng puwersa na pangungunahan ni Cecilio, Lazaro Segovia at Hilario Tal Placido na hindi alam ni Aguinaldo ay pawang tumalikod na sa kanyang hukbo. May bonus padala pa raw sila. 5 bihag na Amerikanong sundalo. Kaya kasama ang mga makabebe, tinungo nila ang Isabela. Nakarating sina Tal Placido sa palanan ni Isabela isang araw pagkatapos ng kaarawan ni Aguinaldo. So nagparty daw sila. Nandito na yung mga bisita. Tinanggap naman nila ito ng maluwag. Noong magpuputok na ang mga dayo, akala pa rin ni Aguinaldo na pahabol ito para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sabi niya, itigil niyo na ang pagpapaputok, sayang ang bala, tapos na yung pagdiriwang. No, pero nung napansin niya, napapunta sa direksyon niya, yung bala, doon siya nakahalata, no, na kaaway pala yung mga dumating. Hanggang sa lumantad na nga si Funston bilang isa sa mga bihag na Amerikano at dinakip si Aguinaldo. Tumanggap sila ng, hindi ako nagkakamali, 3,000 piso. 3,200. Malaking halaga nun ng araw.
Nako mga kapatid, runner up po sa mga traidor sa kasaysayan. Nako, ang tinuturing na original Balimbing of Philippine history. Walang iba kundi si Pedro Paterno. Naging mahalaga ang papel ni Paterno sa kasunduan sa Biak na Bato. Siya lang naman ang tagapamagitan sa mga puwersa ni Aguinaldo at ng mga Kastila. Ititigil ng mga revolusyonaryo yung laban kapalit ng 800,000 piso. Noon na binayaran ng pamahalang kolonyal installment, 3 gifts. Naglayag pa nga pa Hong Kong si Emilio at dahil success sa kanyang misyon, abay, nag-demand ang lolo Pedro mo sa mga Kastila. Hirangin daw siyang duke ng Maynila, ang kapatid niya isang konde at may pension kung ano-ano pa. At sa pagsiklab ng Filipino-American War noong 1898, abay, nanawagan pa raw siya sa mga revolusyonaryo na protektahan ang mga Espanyol. Natural, hindi siya pinakinggan at nang mapansing tataob na ang pwersa ng mga Kastilaloy, aba, kay Aguinaldo siya kumapit. Naging presidente pa nga siya ng Malolos Congress. Pero hindi rito nagtatapos ang pangbabalimbing ni Paterno. Noong nag-shift na nga sa taktik ang guerrilla, si Aguinaldo at kailangan nilang tumakas pahilaga, kasakasama siya, no? Pero nahuli siya ng mga Amerikano at nung nahuli siya ng mga Amerikano, nanumpap naman siya ng loyalty sa mga Amerikano. Naging isa sa mga grupo na naghihimok sa mga revolusyonaryo na sumuko na sila at huwag nang lumaban at tanggapin na lang yung paghahari ng Amerika sa Pilipinas. At ang mga nasutoktok ng ating listahan ng mga pinakahudas, pinakatraidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba, kundi ang mga tinuturong pumatay kay Diego Silang. Walang iba, kundi si Pedro Bekbek. Hi. Bekbek, hindi Becky. At ang mistisong si Miguel Vicos. Yeah, bro. How are you, dude? Mistiso raw. I'm mistiso, dude. Half Indonesian. Ang masakit dito kay Diego Silang, kaibigan niyang matalik si Bekbek at si Miguel Vicos. Ang siste, medyo may hinanakit ata itong si Bekbek at Vicos kay Silang. Sa tingin nila, hindi sila nabigyan ng tamang reward sa kanyang kanilang nagawa. Kung meron mang plakado ang mga aksyon ni Judas, sila na marahil ito. Lumapit ba naman sila sa Noy Obispo na si Bernardo Ustariz na nagpaplano kung paano raw papatayin si Silang. Sabi ni Miguel Vicos, meron siyang paniniwala na siya ay itinadhana ng Diyos bilang instrumento para patayin si Diego Silang. At sila ay binasbasan. Parang pinatawag ko kasi ang kasalanan ninyo kung papatayin niyo itong taong to. Hanggang sa tinungo na ng dalawa ang kuta ni Diego Silang. Tapos sa pinapasok sa bahay sa sala at habang nakatalikod ang parang may binabasa na sa ibabaw ng mesa, binaril ni Miguel Vicos si Diego Silang sa likod. At eto ka, may premyo pa ang dalawa. Nakuha kang service record ni Pedro Bekbek. Ginantimpalaan siya ng exemption from personal tribute for the rest of his life. Pero mga tol, ang kwento ng Pilipinas ay punong-puno ng mga traidor. Pero kung totoo nga ng ating kasaysayan ay punong-puno ng mga Judas, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin bilang isang bayan? Baka nga mayroon tayong damage culture. Sipag naman tayo, tsaga naman tayo. Pero bakit ganun? Dito pa rin tayo ngayon, no? Sa level na isa sa mga pinaka-atrasadong bansa, no? Sa bagay na Asia. Dahil ba sa mga tao na ito na pinipilit tayong hilahin pababa? Well, siguro hindi naman distinct, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Siguro nakakalungkot lang dahil kadalasan, dahil sa mga traidor na ito sa kasaysayan, ay hindi na isa sa katuparan o hindi nagtatagumpay ang mga pangyayari o mga plano na magsusulong sana ng interes ng bayan. Yan ang sabi nila na huwag magtaka kung bakit hanggang ngayon ang dami pa rin traidor, ang dami pa rin mga Judas sa ating lipunan na inuuna lang ang sariling kapakanan. Sino yung mga kasama mo, tol? Nandiyan pa rin naman sila eh. Diba? Nagpapalit-anyo lang naman talaga itong mga naka-upo sa ating pwesto. Diba? Although, mahirap na lang magsalita ng mga pangalan. Diba? Pero nandiyan pa rin naman sila. Kaya Judas ka o hindi, basta malakas ang impluensya mo sa kung masa pamahalan, nandiyan ka pa din. Ang loyalty ngayon ng maraming Pilipino ay sa sarili. Kaya sinabi ni Rizal, there are many individual progress today, but there is no national progress.
Mga kapatid, ayon po sa isang Amerikanong manunulat, ang Pilipinas daw ay damaged culture. Ibig sabihin, habang wala tayong malinaw na konsepto ng bansa, habang wala tayong malinaw na konsepto ng nasyon, patuloy na manganganak sa ating lipunan ang 1,100 mga Hudas. Mga kapatid, may mga Hudas doon hanggang ngayon, may mga Hudas pa rin. Nako, alam po ito ng mga pinakamalulupit na philosophers sa ating bansa. Ang mga jeepney driver. Itong kasabihan ito, God knows who does not pay. Mga tol, yan po ang history sa gabing ito. Huwag kalilimutan, kung wala tayong kasaysayan, wala po tayong saysay. Mga kapatid, ako po si Lord De Vera, mabuhay po tayong lahat.